Sing a new song unto the Lord, singing Alleluia. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Altogether, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord, our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Let us pray. Stir up the will of your faithful, we pray, O Lord, that striving more eagerly to bring your divine work to fruitful completion, they may receive in greater measure the healing remedies your kindness bestows. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Daniel. Daniel said to Nebuchadnezzar, "In your vision, O king, you saw a statue, very large and exceedingly bright, terrifying in appearance as it stood before you. The head of the statue was pure gold, its chest and arms were silver, its belly and thighs, bronze, the legs, iron, its feet, partly iron and partly tile. While you look at the statue, a stone which was hewn from a mountain, without a hand being put to it, struck its iron and tile feet, breaking them in pieces. The iron, tile, bronze, silver, and gold all crumpled at once, fine as the chaff on the threshing floor in summer, and the wind blew them away without leaving a trace. But the stone that struck the statue became a mountain and filled the whole earth." This was the dream. The interpretation we shall also give in King's presence. You, O King, are the King of Kings. To you, God of Heaven, has given dominion and strength, power and glory. Men, wild beasts, and birds of the air, wherever they may dwell, He handed over to you, making you ruler over them all. You are the head of gold. Another kingdom shall take your place, inferior to yours. Then a third kingdom of bronze, which shall rule over the whole earth. There shall be a fourth kingdom strong as iron. It shall break in pieces
and subdue all these others, just as iron breaks in pieces and crushes everything else. The feet and toes you saw, partly of potter's style and partly of iron, mean that it shall be a divided kingdom, but yet have some of them of the hardness of iron. As you saw the iron mixed with the clay tile, and toast partly iron and partly tile, the kingdom shall be partly strong and partly fragile. The iron mixed with clay tile means that they shall seal their alliances by intermarriage, but they shall not united any more than iron mixes with clay. In lifetime of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed or delivered up to another people. Rather, it shall break in pieces of all these kingdoms and put an end to them, and it shall stand forever. That is the meaning of the stone you saw, hewn from the mountain without a hand being put to it, which broke in pieces the tile, iron, bronze, silver, and gold. The great God has revealed to the king what shall be in the future. This is exactly what you dream, and its meaning is sure. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm, give glory and eternal praise to Him. Give glory and eternal praise to Him. Bless the Lord, all you works of the Lord. Praise and exalt Him above all forever. Give glory and eternal praise to Him. Angels of the Lord, bless the Lord. Praise and exalt Him above all forever. Give glory and eternal praise to Him. You heavens, bless the Lord. Praise and exalt Him above all forever. Give glory and eternal praise to Him. All you waters above the heavens, bless the Lord. Praise and exalt Him above all forever. Give glory and eternal praise to Him. All you hosts of the Lord, bless the Lord. Praise and exalt Him above all forever. Give glory and eternal praise to Him. Let us all stand. Your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While some people were speaking about how the temple was adorned with costly stones and votive offerings, Jesus said, "All that you see here, the days will come when there will not be left a stone upon another stone that will not be thrown down." Then they asked him, "Teacher, when will this happen? And what sign will there be when all these things are about to happen?" He answered, "See that you not be deceived, for many will come in my name, saying, 'I am he,' and 'the time has come.' Do not follow them. When you hear of wars and insurrections, do not be terrified.
For such things must happen first, but it will not immediately be the end. Then he said to them, Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be powerful earthquakes, famines, and plagues from place to place, and awesome sights and mighty signs will come from the sky. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Ating nabasa ay ito na yung natural endings. Darating talaga ang panahon na ang tao ay, sabi nga, mamamatay, magkakasakit, hihina. Yan ang natural sa tao. Darating ang panahon, lalabo ang iyong mata, no? Dati kang malakas, manghihina ka. Dati kang maganda, dati kang hinahangaan, lahat ng iyay mawawalan. At sa ating napakinggan, ang mga alagad ay hangang-hanga sa Temple of Jerusalem. Sapagkat ang ginamit ditong mga bato'y kahanga-hanga, ang ginto'y kumikinang na nakakapit sa wall. Hangang-hanga. Pero sabi ni Jesus, ang lahat ng nakikita ninyong yan, mawawala yan. Walang ititirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Mawawasak yan. Guguho yan. Dadating ang kanyang panahon na siya'y mawawala. Ganyan din sa atin, no? Darating ang panahon natin, tayo'y mawawala sa mundong ito. No? Tayo'y maraming pangyayari ang mangyayari sa ating buhay. Yan ay ang tawag ay natural endings ng tao. Pero, anong paalaala ni Jesus sa kanyang mga alagad? Do not be deceived. No? Huwag kayong darating ang katapusan ng mundo, ng daigdig, pero ngayon, huwag kayong magpauto, huwag kayong maniwala sa mga maling turo. Baka ka madaladi yan, no? Ay dadating ang wakas natin, pero mali palang iyong sinusundan. Kaya sabi niya, maraming magpapakilala na false prophets, false saviors. At sa mundo nating ito, marami tayong nakikitang mga worldly leaders, mga makamundo, mga para bang tayo nai-inspired sa mga spiritual gurus, no? Pero baka tayo nadideceive, ay mali ang ating nasusundan, ay darating ang panahon at wakas ng ating buhay, ay mali pala ang ating nasusundan. Kaya tayo'y mawawasak. Tayo'y babagsak. Kaya, sa ating panahon ngayon, no, palalimin natin ang ating relasyon sa katotohanan kay Jesus, sa Diyos. Dumating man yung ating wakas, yung ating katapusan, at yan ay talagang darating. No? Kung ikaw ay 50 years old ngayon, siguradong wala nang another 50 years sa buhay mo. No? Darating ang ating katapusan. Pero ang pinakamahalaga ay yung papaano natin binubuhay ang ating sarili ngayon. Sa katotohanan ba? Sa biyaya ba ng Diyos? O tayo nananatili pa rin sa kasalanan? Anong sitwasyon natin? Anong estado natin? Tayo ba'y nakakaganap sa ating pananampalataya? O hinahayaan natin laging ang ating kaluluway nasa mortal sin? Hinahayaan lang natin na tayo'y nasa estado ng pagkakasala?
sa mahabang panahon, nandiyan ka lang sa ganyang kalalagayan. Kaya ngayon, mga minamahal na mga kapatid, ang pagbasa natin ay laging patungkol sa pagwawakas ng mundo sapagkat si Jesus talaga ay darating, no? At ganun din, darating din ang ating wakas. Kaya sana tayo magpalalim ng ating personal na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating sasanayin na ang ating kaluluwa ay laging nasa mabigat na pagkakasala. At kung sakaling tayo nandyan, tayo gumawa ng paraan para tayo makaalis diyan. Dahil baka dyan tayo abutan ay hindi na tayo makaalis. For all those with envelope offerings, you may drop them at our collection baskets. All stand. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Accept, O Lord, the sacred offerings which at your bidding we dedicate to your name, and in order that through these gifts we become worthy of your love, grant us unfailing obedience to your commands, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. His death we celebrate in love, His resurrection we confess with living faith, and His coming in glory we await with unwavering hope. And so, with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim. Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. For those who cannot kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it
and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Gilbert our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them, the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen, amen, amen. Please all stand. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit.
Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. For those who cannot kneel, please remain standing with reverence. Behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Collection is intended for the continuing development of the parish and national shrine of St. Padre Pio. Thank you for your generosity. Let us all stand. Let us pray. We pray, Almighty God, that those to whom you give the joy of participating in divine mysteries may never be parted from you. Through Christ our Lord. Amen. Prayer for intercession to Santo Padre Pio. All together, Padre Pio, holy monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood, our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that you concede. Bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee. Our hearts repent,
resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit and Jesus the Mediator. Amen. Please be seated for some announcements. Una sa inyong pagdalaw, sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, narito po sa bandang harapan ng ating simbahan ang mga sobring maaaring paglagyan ng pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong konting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita po ninyo sa paligid ng ating mga simbahan at sa iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ang Sabado, ikalawa ng Disyembre, ay unang Sabado ng buwan. Magkakaroon po tayo ng prosesyon sa karangalan ng mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimulan natin sa harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sana po'y panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Buhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga daasala na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mo ang tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Lolahati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lualhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal, sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us go in peace. Thanks be to God. Thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks.